kailangang batas na nagtatakda na pwedeng pagbayarin ang mga malls, department stores at palalaking tindahan pag nakarnap ang mga sasakyan o di kaya pinasok ng mga bukas kotse ka. Yun ang masakit na katotohanan. Kung bakit ang mga senador natin sa isang simpleng bagay magbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan, ayaw po nilang kilusin. E di sana natapos na yan, Hunyo pa. Ako po si Prince Santos na humihingi po ng tulong dahil po hanggang ngayon ay wala pong nangyari sa investigation ng Mustang Security Agency at ng mall admin sa nawawala ko pong motor nitong October 10, 2021 sa mismong parking lot ng Star Mall San Jose Del Monte, Bulacan. Binabali-baliwala po ako nila porket empleyado po ako ng mall at kung nag-a-update po ako sa kanila ay pinagpapasapasahan po nila ako. Sana po matulungan niyo po ako at ma-actionan po ito. Sa telepono si Prince Charles Santos. Magandang hapon sa iyo, Prince Charles. Magandang hapon din po, Sir Ben. Okay, Prince. So, kailan nawala yung motor mo? Ito lang pong October 10, 2021 po. Alright. Sa tuwing nagpaparada ka, nagbabayad ka ng 10 piso doon sa paradahan. Yes po. Nung hinanap mo ang motor mo, anong paliwanag ng gwardiya roon? Bali po, chinek po namin ulit yung level 3 parking. So, hinanap po uli namin kung doon po talaga. Okay. So, dinovercheck po ulit. Tapos po, so yung wala na po ay makita, ayun po, sinamahan po kami ni ano po, ng security sa barangay po kay Pian para po magpa-blatter. May CCTV ba sa parking lot ng mall? Meron naman daw po. Well, bakit hindi ka humingi ng CCTV? Doon sa lugar bali, na pinaradahan mo sa parking area niya ng mga motor mo? Bali po, confidential po daw. So, ang sabi po sa akin ng OIC po na humingi daw po ako ng request sa police station. Okay. So, nag-request po ako nitong October 12 na for CCTV. So, hindi naman po ibinigay sa amin. Kinakailangan ng police manghimasok dito sa parting to para mahingi yung CCTV sa mall. Tama? Tama po. Sa ngayon, wala silang ginagawa at parang sorry na lahat na walang ka ng motorsiklo sa nasabing mall. Tama? Parang ganun na po, Sir Ben. Ano bang pangalan ng mall na kung saan nawala yung motor mo? Star Mall po. Vista Mall po sa San Jose Del Monte, Bulacan po. Alright, dyan nawala. Okay, sige. Diyan ka muna, tatawagan muna natin yung officer in charge of Star Mall, San Jose Del Monte, Bulacan, kung makakausap natin to. And magtatanong lang ho kami, hindi ka nakakasiguro. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon. Pwede ho ba makausap si officer in charge, si Michael Senzales? Sir, si Ben Tulfo po. Michael Senzales po ito, sir. Sir, si Ben Tulfo, ano, sa Pambansang Sumbungan, sa PTB4, nakalive ho tayo, sir. Po. Sa parting to, gusto ko lang malaman, yung kasong inilapit sa inyo, ang pangalan ay Charles Santos. Sige, dagdagan natin ng Prince Charles Santos. Abo. Nung kamakailan na October 10, nawala ang kanyang motor, hawak-hawak niyo pa rin ang ticket, nag-imbestiga ata kayo, kaya lang hindi makita. Ano ba status ng motor niya? Ano ang motor noon? Hindi po nila nangyari, sir. Kapatid, sinag-inform sa akin nung in-charge sa akin nung gabi, ito nangyari, pumunta ako. Okay. Tapos nung ginawang ko na ang report, inform ko naman sa agency namin. Okay. Nasa investigation department ako. Okay. Ano ho bang status sa investigation department? Yan ho ba? May suspect ba kayo? May mahuhuli kaya? May suspect po si, yung nag-ibistiga po namin, may suspect po. Kasi yung report po nila, naipasa na po sa admin. Okay, so kasi may po, suspect po, dito? Pa. Yung suspect ho dito, papa, well, sino ho nagsabi may suspect? Yung nagre-reklamo or sa mall? Sa parking? Ay, yung nakita sa CCTV footage ko. Ang problema, hindi niya ata pinakita at hindi niyo ata binigyan, parang wala silang alam. Ito ba'y binigyan niyo siya ng kopya man lang? Kopya man lang, hindi naman buong kopya. Kumbaga, kopya man lang. Sir, pwede ho ba kaming humingi ng kopya ng CCTV para makatulong din kay me, para nang sa ganun, yung suspect hindi na makapasok sa inyo. Kung makikilala siya, makakukuha tayo ng tip sa pamamagitan ng pagpapalabas niya sa publiko. Tanong, sir, ready ba ho kayong
Bigyan kami ng copy niyan, alang-alang sa sinasabing public service dito sa lumapit sa amin si Charles Santos. Ano po lang kayo, ang ano dyan, yung request na po, nasa admin na, ano ba na po, ibigay naman po sa public copy niyan. Nasa admin na. So, anahin ang admin yun? Eh, may ang biktima naman dito, empleyado rin ng mall. Opo, taga-ulong po siya. Oo, okay. Ngayon, ang tanong ho rito, anahin ang admin yun kung ang nag-i-investigate police, itatago niya lang? Or makakatulong kami sa media? Nang pagtanong po kami dun sa police namin, nalipat pala yung video yung investigator, sir. At sa isa ko sa face nung nakaraan, yung may bagay investigator, pinapag-report siya para mabigay yung copy. Sinong pinagre-report? Sinong pinagre-report? Tinawagan siya nung bagong investigator. Ah, okay. Tinawagan ninyo si Santos, itong nawalan na kumaari, pumunta roon para makakuha ng kopya. Ganun ho. Okay, sige. Malinaw po sa amin, sir. Kasi tutulong na rin po kami sa inyo para hindi na ho makikayat yung mga kawatan na gagawing palaruan yung parking lot ng Star Mall dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Para nang sa ganun, makikita, listo na kayo. At the same time, mahuhuli pagmumukha nila dyan sa sinasabing ginawa nila dahil may CCTV. Pangalawa, sir. Hindi ho ba pag ang isang motorsiklo ilalabas tapos walang ticket, paano ho yan? Babayad lang siya ng penalty? Lost ticket lang ide-deklara niya? May nangyari po agad. Yung sa nakita namin, yung guards na naka-assign noon, bali, investigan na rin po namin. So, kanya, medyo na ako nagkaroon ng violation ng agency. Na-report ko na po sa agency po. Kasi okay. Yung guards na nabahal na po dito. Okay. Eh po, bali si yung investigation na po yung humatol po dyan. Tapos ngayon po, ang alam po, isi-settle yun. Ano, paano, ano. Okay. Paglabas ng motor mo, saan ka magbabayad ng 10 piso? Hindi ba? Sa entrance po. Sa entrance po. Sa entrance. Entrance po. Paglabas mo, babayad. Paglabas, pwede mo nang kunin na wala ka nang babayarang additional pa. Sa entrance pa lang, magbabayad ka na. Yes, sir po. Hindi ba mahinang klase yun? Kasi sa entrance pa lang, magbabayad ka na. Paglabas, pwede mo nang salisihan yung biktima ng yung nagmamay-ari ng motor, wala nang sisita sa iyo kasi wala kang exit ticket, tama? Hindi po, paglabas po niya, itatanong niya po yun sa security copy. Yun. Ayun, sa security copy. Sa security naman yun, parang ano ba yun, parang may ticket booth kayo na ibibigay niyo? Yeah, po. Well, paano makakalabas ang motor? Paano makakalabas ang isang motor na walang ticket? Tanong ko lang, paano nangyari yun? So, may sa makatuwid, parang may mali yung guardia room nakabantay, kaya... kaya papasok na ngayon yung agency ninyo. Yes, sir. Well, sa parting huto, kung ganyan ang sitwasyon, may pananagutan ho yung agency ninyo. Kasi yung negligence ng guardia, sasagutin ngayon ng agency, hindi yung mall. Kasi ang guardia, toka ng guardia yon. Ang nanging problema rito, sir, hindi kaya suspect yung guardia rito? Hindi kaya baka sangkot yung guardia rito? Yan po yung ano ko sa nag-imbestiga po sa agency lang. All right. Yung guards po na yun, na naka-assign nun, pinag-report ko na po sa agency. Wala na po siya. Okay. Magiging simple lang naman ho, pagpasok yung investigation ng police, ang magiging suspect ho rito, paano nakalabas ang motor? At bakit pinalabas ng guardia kahit walang ticket? Kung sakaling nawalan man ang ticket, hahanapan ng ORCR. Siguro tinamad na yung guardia ninyo. O, di naman kaya. Kawawa naman kapag binagbintangan natin, sir, yung gwardiya, hindi po ba? Nga po, sir, nga po. Siguro baka nagkulang lang yung gwardiya o hindi natin alam. Ayoko kasi magbibintang. Parang mag-iisip sa aking isipan, parang maglalaro sa aking isipan lang, sir. Ano? Yes, sir. Sa parting to, talaga maghahabol na lang itong complaint at hindi natin malaman kung siya ba ihahabulin yung agency ninyo. Charles, ganito lang aking sasabihin sa'yo. Pumunta ka ngayon doon sa security agency, hanapin mo ngayon si Michael Senzales kasi pinababalikan nila, hindi ka na ata bumalik para makakuha ka ng kopya ng CCTV. Nagkaroon ng pagbabago sa sinasabing sistema ng seguridad, particular dyan sa parking nila, sa Star Mall, sa San Jose del Monte, Bulacan, matapos ang pangyayaring naganap ng nanakaw motor mo. Sabi ni Officer Senzales, kung tutuusin may pananagutan yung security agency, hindi yung mall kasi binabayaran ng mall ang security agency bantayan yung mga lugar tulad ng parking area nag-a-assign sila ng security dyan. Malaking katanungan, bakit na pailabas yung motorsiklo mo na wala namang ticket yung nagnakaw? A, nilagay ba sa pickup truck? B, binitbit ba yan ng parang tanga? Or C, sinakyan yan, pinaandar? Maaring ganon. Ang problema, paglabas niya roon sa exit booth,
idedeklara niya lang, sir, nawala akong ticket. Ang ginawa siguro ng gwardiya, ay bayaran mo na lang. O anuman kaya, akin ang ticket mo. Maraming katanungan na pwede maglaro sa isipan ni Numan at ayaw kong lumabas na parang nagsisino rito na talaga magiging suspect malalagay sa alanganin yung gwardiyang nagbabantay nung panahon yun alam ni Michael Sinsales. Malinaw ba, Charles? Yes po, malinaw po. Alright, sige. Ganito, kanina kinausap namin sa pambansang sumbungan ng aming legal counsel ayon kay Attorney Batas Mauricio, sa batas ng Pilipinas na nagbibigay proteksyon sa publiko ng mga gumagamit ng pribadong parking space sa parking lot, lalong-lalo na sa malalaking mall. Ito ang kanyang sasabihin base doon sa pahayag ng aming legal consultant. Ito ho yung aming, ito'y dapat marinig mo, Michael. Panorin. Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. Maraming salamat, pambansang sumbungan ng bayan. Pangunahin po dito sa isyong ito. Eh yung katotohanan, wala ngang batas na nagtatakda na pwedeng pagbayarin ang mga malls, department stores at malalaking tindahan pag nakarnap ang mga sasakyan o di kaya pinasok ng mga bukas kotse ka. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya nga po nitong nakaraang Hunyo lamang, may mga kongresista tayo. In fact, halos buong kongreso, itong kasalukuyang kongreso natin, 2021, bumoto para magkaroon ng pananagutan sa mga ninanakaw, sa mga kinakarnap na mga sasakyan, motorsiklo, o kung ano pa, pati bisikleta. O di kaya, pag nawalan, yung mga sasakyan na yan, aprobado ng Kongreso, Kamara de Representantes. Pero hindi po kagad natatapos ang issue. Bakit? Hindi po kumikilo sa mga senador kung bakit ang mga senador natin sa isang simpleng bagay magbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan, nagtutungo sa mga malls. Ayaw po nilang kilusin. E di sana natapos na yan, Hunyo pa, isipin naman ninyo. Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, walang ginalaw ang Senado. Hoy, mga senador, ano tayo niyong kilusin to, ha? Tanong, pwede bang maghabla pa rin yung mga may-ari ng sasakyang nakarnap dyan? Eh, pasensya na po, walang batas . Pagkatapos may nakalagay po dun sa ticket niyo. That the mall owner disclaims any liability and the vehicle owner conforms or agrees to such disclaimer of liability. Tapos, ang kaso. Anong gagawin natin? Hindi ko po alam . Kasi napakabigat po ng suliranin ito at marami pong apektadong mayayaman. Bakit? Wala po tayong sasandalan . Nakikita naman ninyo, basta may sasandal ang batas, ang pambansang sumbungan ng bayan, kasama na po ang batas. Sige-sige po tayo. May karapatan sa batas kahit papano, may tutungtungan, kasuhan. Pero dito po, hindi ko malaman kung saan natin huhugotin ang karapatan sapagkat ayaw ipagkaloob ng ating mga mambabatas ang karapatang yan. Bakit po? Nakikinabang po ang mga mall owners. Hindi na lamang sa pagkolekta ng parking fee. Ano pa? Di doon sa patronage, bibili ng kanilang mga produkto, pupuntahan ang kanilang mga pinauupahang mga booth dyan. Kaya dapat may pananagutan sila dyan para lalong pagtibayin ang seguridad. Pero ang problema natin, ang quarterly income, 100,000,000. Another quarterly income, 100,000,000. Pero, teka muna. Baka naman po pwedeng bigyan nyo ng pansin ang inyong corporate social responsibility o di kaya yung social justice responsibility ninyo para sa mga nagmamagandang loob sa inyo. Uy, mga mambabatas, ano ba tinitignan nyo? Ha? Alam nyo mga boss, noon pa huto, panahon pa ho ng 2008, marami na hong nakawan ng motor sa mga parking lot, mga pay parking areas, sa mga mall, kung saan-saan. Isa ho sa mga mga mambabatas sa mababang kapulungan, Kongreso. Tandaan-tanda pa ho namin, ang lumapit ho sa amin nakipagtulungan, naging interesado sa mga nawawala na bibiktima ng mga ito'y nakawan ng motorsiklong ginagawang palaruan yung mga parking area na nagbabayad ka sa mga mall, nawawala ang kanilang mga sasakyan tulad ng motorsiklo. Naglabas ho ng batas na halos na ipasa na sa Kongreso. Simulang 2008, ang pangalan ho ng congressman, that time, Congressman Erwin Tieng, siya po'y that time sa buhay party list na ngayon kasalukuyan, siya ho'y konsihal sa Manila na tatakbo ulit pagka-congressman. Bakit ho nagka-interest si Congressman Tieng dito? Sa dami hong mga trinabaho namin dito ho sa mga nakawan ng motorsiklo. Saan ang problema? Etong nagpapalaki ng mga wet packs sa Senado. Bakit naging problema? Siguro, pinatutulog lang. 2008.
Eh, 2018, 10 years. 2000, how many years natutulog sa pansitang? Ay, nako. Ito pa ang sinasabi ng mall, nakakalibre ho sila, na ligtas ho sila sa pananagutan. The management shall not be held liable. Walang pananagutan ang pamunuan ng mall sa anumang for any loss or damage to the vehicle, sa anumang ay sira or kasiraan or nawala dyan sa sinasabing sasakyan o accessories o lahat ng mga bagay sa loob na ito'y kung nagkasunog or nakawan or aksidente, ano bang pangyayaring kapareho nito? Yan pong nakasulat sa ticket. Kaya sa susunod, kayo mga nagpa-parking dyan, nakakasiguro kaya kayo sa mga mall na inyong pinapradahan? Sana may natutunan po kayo rito. Para sa iyo, Charles, babalik tayo kay Charles. Charles, tuloy mo lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang magagawa ng security agency ng mall na kumbaga, barya-barya lang ginagamit ng mall. Pero yung mall na kumikita, ligtas sa responsibilidad dahil ang mga mambabatas sa kataas-taasan na kapulungan na sinasabing Senado, abay, natutulog, hindi interesado. Matagal na itong batas na to. Good luck sa iyo, Prince Charles. At sa sumbong mo na to, maraming matututo, maraming mayayanig, magigising. Pumunta ka kay Michael Senzales, kunin mo ang CCTV, pakita mo sa amin ang mukha ng kawatan. Tapos na yan, kahit na sabihin mo, panangyari na yan. Isang bagay na lang, kunin mo, pag nakuha mo yung video, abay, pagdamutan na lang natin, ipalapa natin yung mukha ng kawatan, kung sino man yan, pakita natin na siya yung nagnakaw ng motor mo. Okay ba sa'yo? Okay po, okay po. Okay, ganun na lang tayo, hanggang dyan na lang tayo ngayon. Aragi-isang pabansang sumbungan kapag hindi po namin masolusyonan dahil walang kaukulang batas sa sinasabing krimeng ito, ipinaalam namin sa publiko para kayo makapag-ingat at gisingin yung mga inyong iluluklok sa pwesto, Senado, Kongreso, pambansang sumbungan, #ipabitag mo, Ben Tulfo.